Sa ating top story, may panibagong unit team na binuo ang administrasyon para sa darating na halalan 2025. Ito'y matapos na pormal na nagsanib puwersa ang Partido Federal ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang talumpati sa signing ceremony, sinabi ng Pangulo na bubuhayin nila ang unit team at bubuo ng common candidates para sa midterm elections na tatawaging alyansa para sa bagong Pilipinas. Iginit din ng Pangulo na kailangang madagdagan ang mga kaalyadong mambabatas ng administrasyon para matiyak na maipapasa ang mga isinusulong na pagbabago at polisiya ng pamahalaan. Gaya ng ating ginawa sa nakarang halalan, bubuhin uli natin at i-formalize uli natin ang unit team para naman pagka kumaharap tayo sa ating mga kinabukasan, malalaman natin na tayo ay sabay-sabay, na nagtutulungan, tayo ay sabay-sabay, na kabalikat sa ating layunin na pagandahin ang Pilipinas, pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Samantala, sinabi ng pinsan ng Pangulo na si Speaker Romualdez na higit pa sa isang political union ang binuo nilang alyansa. Anya, bukas pa rin ang PFP at lakas CMD na makipag-alyansa sa partidong hugpong ng pagbabago ni VP Sara Duterte. Our strength is not only in our numbers, but in our shared resolve to enact substantial and lasting change throughout the Philippines. Our agenda is clear. We are here to enhance the quality of life of every Filipino. Kung ating pipiliin ang mabuti at ang tama, at tuluyang tatalikuran ng masama, bulok at mapanupil. Masakista daw ang mga Pilipino. Kaya pilit na inuulit ang lahat ng mga pagkakamali ng ating kasaysayan. May panahon na wasakin ang siglo ng pagpapahirap na tayo mismo ang may gawa. Sa araw ng ating kasarinlan, sa pamamagitan ng aming mga awit, sana'y manumbalik ang katotohanan ng ating kasaysayan at sana'y ipilit nating isa puso ang pagbabagong tayo lamang ang makapagsisimula. Naunawa ang punin niyo kagad na ang pagkakaisa ay magiging bunga ng pagmamahal ng bawat Pilipino sa isa't isa. Marami na pong nakabanggit sa dami ng problema ang ating inaharap. Marami pong nakakaalam at nararamdaman kung ano ba ang mga dapat tugunan na dala ng pandemya, ng krisis ng ekonomiya na likha ng pandemya. Kami po ay patuloy namin isinisigaw ang pagkakaisa. At ang ating mga kababayan, kayo po lahat, ay napakadalis sa inyo na maunawaan ang pagkakaisa dahil nasa inyo ang puso ng tunay na Pilipino. Ang puso na nagmamahal sa kapwa, ang puso na may masakit sa kapwa, ang puso na nagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Dahan-dahan po ay dumadayo po ang sumasama sa atin. Dahan-dahan po ay naririnig natin ang sagot ng ating mga kababayan sa sigaw ng unity ng pagkakaisa. At ito po ay nung nagsimula kami, anim na buwan na po, nung nagsimula kami, ay ang sagot na naririnig natin ay parang gulong lamang, halos hindi po marinig. Habang tumatagal po ang panahon, nakikita po natin
lahat ang bulong na yan ay palakas ng palakas habang dumadami ang nagsasalong kwersa sa likod ng kinsan ng pagkakaisa. Hanggang ngayon na maliwanag na maliwanag na ang sigaw ng Pilipino. At ang sigaw ng Pilipino ay nauunawaan namin ang pagkakaisa. Nauunawaan namin ang pagmamahal. Kaya kami ay kasama sa pagkakaisa. Kami ay kasama sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Kami ay kasama sa pagpapaunlad ng pagpapaunlad ng Pilipino. Kami ay kasama sa kinusan ng pagkakaisa. Dito po natin dapat magtanak. Dahil po, alam po natin ang ugali ng Pilipino. Ang ugali ng Pilipino ay mapagmahal. Ang ugali ng Pilipino ay may makasakit sa tao. Lagi ko pa ang pag-iikot-ikot namin, lagi ko pong sinasabi na alam naman po natin ang tunay na puso ng Pilipino. Ang tunay na puso ng Pilipino ay ang tunay na puso ng Pilipino ay pagbibigay ng kanyang kamay upang makapagdulot man ng ating tulog at kinhawa kung isa ay natisod na at nakapag na Pilipino. Alam naman po natin na ang ugali ng Pilipino ay maging mapagmahal hindi lamang sa kapwa kung hindi sa bansang Pilipinas. Kababayan at hilingin sa inyo ang inyong suporta. Hilingin sa inyo ang suporta para sa aming mailuklok ang ating mga magagaling na opisyal para aming masimulan ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino.